Alam nyo, ito pong mga anchors na sina Lorraine Badoy at saka si Ka Jeffrey Celis o Eric, sila po ay humarap sa Kongreso kahapon para po silang mga basang sisiw. Kung gaano po sila kayabang doon po sa kanilang programa sa SMNI sa harapan ng mga kongresista, tiklop po sila. Ngunit nagmatigas ito pong si Celis. Talagang hindi niya po pinangalanan yung kanyang source di umano ng fake news. At ito naman po napag-alaman sa hearing kahapon na isang lalaki at isang kawani sa Senate of the Philippines ang hindi na lang po natin matukoy ngayon kung ito ba ay staff ng isang senador o sekretaryat o bahagi ng empleyado ng Senate of the Philippines. Pero mukhang hindi maganda ang mga pangyayari na yan kasi parang ini-issue nitong si Ka Eric ang dalawang institusyon na nabibilang dyan po sa Kongreso, ang lower house at saka ang upper chamber, ang Senate of the Philippines. Dahil kapag ka nagkaroon ng hindi magandang ugnayan ang dalawa, hindi po ito papabor para po sa mga Pilipino at sa bansa po natin. Kaya we are hoping na ang mga sinasabi po nitong si Ka Jeffrey Celis ay gawa-gawa niya lamang, wala sanang empleyado mula sa Senado na nagbibigay po sa kanya ng impormasyon na kasinungalingan kung saan tinutukoy po ng impormasyon na yan ang 1.8 billion pesos na travel expenses daw po nitong si Speaker Martin Romualdez na isang malaking kasinungalingan sapagkat ang nalaman po natin sa balita o sa hearing kahapon hindi po aabot sa 4 na milyong piso ang travel expenses ng ating speaker na si Martin Romualdez para po sa taong 2023 nor hindi aabot sa 40 million pesos ang overall travel expenses ng mga kongresista para po sa taong 2023. Taliwas po ito sa claim nitong si Celis kahit sinasabi niyang patanong pero hindi po naniniwala ang mga kongresista sapagkat para sa kanila ito po ay isang statement na sinasabi niya na 1.8 billion pesos at dinagdagan pa niya na kung ito daw po ay malaladlad sa lahat-lahat ay mahigit daw po ito sa 2 bilyong piso. Isang malaking kasinungalingan ang ipinakalat nito pong si Eric o Jeffrey Celis dyan po sa kanilang programa sa SMNI. Panoorin po natin ang buod ng balita na yan mula po sa TV5 kay Edwin Gao. Ito ha. Panoorin po natin mga tol. Ngayong Huwebes, ginisa ng Kongreso ang Sunshine Media Network International, ang media arm ni Pastor Apollo Kibuloy dahil sa umunay pagpapakalat ng fake news. Pinatawag ang SMNI sa harap ng Committee on Legislative Franchises para pagalitan dahil sa isang storya o komentaryong hindi nagustuhan ng mga congressmen. Ang sinabi sa SMNI, ang ginastos daw ni Speaker Martin Romualdez para sa mga biyahe, umabot ng 1.8 billion pesos. Isang malaking kasinungalingan po iyan. Alam nyo mga tol, nagsimula ang pag-atake nila dito po kay Speaker Martin Romualdez nang feeling nila ito ay kalaban ni Vice President Sara Duterte sa darating na 2028 presidential elections. Alam nyo, ang mga bagay-bagay na yan talagang hindi na maikakaila sa kasalukuyan. Noong Mayo, kung hindi tayo nagkakamali, pinangkapo nitong mga kapanalig ng mga didisits na ito na ikudita ang leadership sa House. Kaya naman, bilang tugon dyan, ni-remove ng majority ng mga kongresista ang noon ay Senior Deputy Speaker na si Gloria Macapagal Arroyo. At ang naging epekto po nito ay ang pagkalas, pag-resign nito pong si Vice President Sara Duterte bilang Chairman Emeritus ng Lakas CMD na pinamumunuan siyempre ni Speaker Martin Romualdez. At hindi lamang po doon natapos ang issue sapagkat sa mga lumipas na pagkakataon, nagpakita ng photograph na magkakasama itong si Gloria at saka si Vice President Sara Duterte at doon pa sa mga sumunod na pagkakataon, sinambit pa nitong si Sara Duterte ang mga termino na tambalos-los. At hindi naman maikakaila na ang mga supporter po niya ay naniniwala na ang tinutukoy niyang tambalos-los ay walang iba kundi si Speaker Martin Romualdez. Pero sa atin na sumusuporta kay Speaker Martin Romualdez, walang ibang tambalos-los kung hindi yung nagsalita mismo ng tambalos-los, isang ambisyosa at hindi makapag-intay ng kanyang panahon para po maging pangulo, lalong-lalo na yung kanyang mga supporter, inigiit ng mga ito
na dapat na maupo na ang ikalawang pangulo at palitan na si Pangulong Bongbong Marcos na malaking kalokohan, sapagkat yan po ay hindi mangyayari. Napakagaling ng ating Pangulong Bongbong Marcos kumpara naman sa ninanais silang ipalit na ating ikalawang pangulo. At lalo pang uminit ang mga issue na ito, mga tol, nang hindi makapagpigil itong si Vice President Sara Duterte na tawagin niya ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa mga pangalang Bongbong Marcos na lamang, sapagkat pinagdiinan niya na hindi niya na daw po magagawang banggitin pa ang Romualdez. O yan po ang mga sirkumstansya, no, na nakita natin doon na noon ay meron na talagang gusot. Pero sa isang pagkakataon, nakala natin ayos na ang lahat eh, kasi nagkamay, naghawak siko pa itong si Vice President Sara Duterte at masaya silang nag-usap ni Speaker Martin Romualdez sa isang departure ceremony para sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos nang siya ay pumunta sa isang official na undertaking sa ibang bansa. Pero hindi pala doon natatapos. Akala natin okay na, dahil ng mga sumunod na pagkakataon, pumutok ang issue ng confidential funds, ang 125 million pesos confidential funds, kung saan ito po ay ayon una sa expose ng kongresista mula sa Makabayan Black ay 19 days lamang nagasta. Pero nagulat po ang lahat, sapagkat yung sponsor mismo ng Office of the Vice President na Congresswoman na si Stella Kimbo ay nagulat, sapagkat ayon po sa Commission on Audit, 11 araw lamang nagasta ang 125 million pesos confidential funds. At dahil po dyan, katakot-takot na pagdepensa ang ginawa ng ating Vice Presidente at ng kanyang mga supporter, to the extent na ang mga taong tumatawag ng kanyang atensyon at kume-question sa confidential funds ay tinawag niya na kalaban ng kapayapaan. At kapag kalaban ng kapayapaan ay kalaban po ng bayan. Yan po ang mga pahayag nitong si Vice President Sara Duterte na hindi po nagustuhan ng taong bayan. Majority of us hindi po nagustuhan yon. Kaya ngayon, talagang umingay ng umingay ang issue na yan, to the extent na nanawagan na po ang taong bayan na ang mga confidential funds na hinihingi ng Office of the Vice President at ng Department of Education, including the other agencies, Department of Foreign Affairs, Department of Information and Communication Technology, and Department of Transportation, ay natanggalan po ng confidential funds at ito po ay inilagak. And I'm sorry, not Department of Transportation, Department of Agriculture, ay natanggalan po ng mga confidential funds at ito po ay inilagak to Department of Transportation, Department of Transportation, National Security Council, National Intelligence Coordinating Agency, at saka Philippine Coast Guard. Realignment po ang ginawa ng Kongreso, ngunit hindi po ito matanggap ng mga supporter nito pong si Vice President Sara Duterte. At saka mismo ang ating Vice Presidente noong mga panahong iyon, parang hindi niya matanggap, lately na lamang niya tinanggap eh. Kaya umuwi siya sa Davao at nagsumbong sa kanyang tatay. At doon na nagsimula ang lahat, nang sila ay makapag-usap, antimano naglabas ng saloobin ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at inatake niya na, particular si Speaker Martin Romualdez at ang House of Representatives, at tinawag niya po ito in the first week of October na the most rotten institution in the country. At yan po ay sinusugan pa ng kaliwat-kanang pagsasalita at pagtira ng mga supporters nito pong mga Duterte. Particular, ang pinaka-latest, yan pong sinambit nitong si Ka Jeffrey Selly sa kanyang programa dyan po sa SMNI. Dahil po dyan, yan po ay isang fake news, pinag-aaralan po ngayon ng Kongreso kung ang SMNI po ba ay babawian ng prangkisa sa di umano'y paglabag nito sa mga regulasyon na nakasaad sa kanilang prangkisa. Ituloy po natin ang pakikinig dito po sa balita. Hindi raw ito totoo ayon sa House Secretary General. Sa huli, umamin naman ng SMNI na hindi nila na-verify ang kanilang sinabi. Tanong lang daw ito at hindi isang akusasyon. Sa madaling sabi, mukhang alanganin talaga ang istorya. Pero umabot sa puntong napagbantaan ng prangkisa ng network dahil hindi nagustuhan ng Kongreso ang sinabi sa network. Malicious innuendo raw ito na kailangang imbestigahan ng Kongreso sa ilalim ng oversight functions ng Committee on Legislative Franchises.
kakaiba kasi ang Pilipinas sa maraming mga demokrasya dahil ang gusto... Ang maganda dito ngayon, natututo tayo. Kasi napag-alaman natin dahil sa balita na ito na napakatagal na pala ng batas na nagbibigay ng regulasyon sa broadcasting media. Ito po ay 1931 pa. Kung di ako nagkakamali sa pagkakatanda ko sa pagkakanood ko sa balita, at hanggang sa ngayon, ito po ang umiiral na batas. Pero natatangi daw po ang Pilipinas na ang Kongreso ang nagbibigay po ng pribilehyo sa prangkisa, samantala sa ibang mga bansa ay hindi naman daw po ganon. Tuloy po natin ang panonood dito po sa balita. Itong mag-broadcast ay kailangan mo nang humingi ng prangkisa mula sa Kongreso. Sa ilalim ng Section 1 ng Act 3846 na no person or company shall establish or operate a radio station without a franchise from the Philippine Legislature. Pero ang batas po na ito, sinaunang panahon pa, noon pang taong 1931, kung kailan wala pang telebisyon sa Pilipinas. Katunayan, ang may control sa mga broadcaster noon ay ang Radio Control Division ng Post Office sa ilalim ng kalihim ng Commerce and Communications. Mag-iisang siglo na po, pero iyan pa rin ang batas na umiiral sa broadcasting sa ating bansa. Samantala sa ibang demokrasya gaya ng US at United Kingdom, ang pagbigay ng broadcast license ay ministerial, hindi po political. Hindi kailangan makipagsapalaran sa Kongreso o sa Malacanang. Sa US, yan po ang Federal Communications Commission at sa UK naman ang Office of Communications. Yan din ang naging malinaw nang tumanggi ang Kongreso na bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN noong taong 2020 sa pag-uudyok ng nooy Pangulong Duterte. Ang SMNI naman, nabigyan ng 25-year franchise ng Kongreso at ng Malacanang noong July 2018 sa ilalim po ng RA 11422. Hindi at ngayon, nanganganib po yan. Ngayon, puntahan po natin ang mga partikular na pagtatanong ng mga kongresista dito po kay Ka Jeffrey Celis kahapon sa naging hearing po sa Kongreso. At ito po ay pansamantalang suspendido lamang. Muli po silang ipapatawag including the officials of SMNI para po alamin kung talaga bang sila ay nakalabag sa kanilang prangkisa. Panoorin at reaksyonan po natin ang mga katanungan dito ng kongresista kay Ka Eric. We now proceed. We now have the presence, the anchor of the program. Can you please introduce yourselves? Laban, kasama, bambayan. Pwede po pakilala po kayo. Good afternoon, Your Honors. I am Lorraine Marie. Sila po yung dalawang anchor sa dyan sa Laban, Kasama ng Bayan na programa po sa SMNI. Si Lorraine Badoy na alam naman natin kung paano po tumitirada ngayon sa ating House of Representatives, partikular sa ating speaker na si Martin Romualdez at saka itong si Jeffrey Sens. Si Badoy, an anchor of the Labat Kasama ng Bayan. Angelo Day. Sir? Yung kasama po. Ah, okay. Magandang hapon po sa mga kagalang-galang na kasapi ng Kongreso at sa komitibang ito. Ako po si Jeffrey Ka Eric Celis, co-anchor po sa programa ng SMNI na Laban Kasama ng Bayan. Maraming salamat kasi kanina pa kayo gusto ko usapin sa maraming pong katanungan ang ating vice chair ng committee at ang ating deputy majority leader. We can now go to the second round of questioning. Mr. Yes. Chair, yes. With your permission, I think we have a resource person from MTRCB who just arrived. Is MTRCB present? Yes. I'm sorry. And si Attorney Pareha is here. Attorney. Pass forward natin. Sa inyong presensya ko dito. Good afternoon, sir. Can I just request, Mr. Chair, that the new resource person that arrived... Dalawang pinanggalingang impormasyon na pumasok po sa amin. Ito yung version nitong si Eric. Sinasabi niya na dalawa daw ang impormasyon na pumasok sa kanila. Isang hindi kilalang source at saka matagal niya nang kakilalang source. O, tingnan natin ha, kayo ang humusga kung kapanipaniwala ba ang mga sinasabi dito nitong si Ka Eric. Particularly sa akin. And hindi po yung buong Kongreso ang tinutumbok
ng pagtatanong na yon kung hindi ang office of the speaker ni Speaker Martin Romualdez. So to give yung sa kanya pagtatanong daw, pero napanood niyo naman siguro ang programa na yon at ang mga kongresista hindi po umaayon sa sinasabi nitong si Celis na pagtatanong. Para po sa kanila, statement ang ginawa nito pong si Eric. Context to that, ini-interview po namin si former PACC Presidential Anti-Corruption Commission Chairperson Greco Belica tungkol po sa 1.1 billion na allegations sa travel expenses ni Secretary Loizaga ng DENR live via Zoom siya. And then pumasok po yung unang impormasyon. Yung isang impormasyon ay unlisted number sa cellphone ko. Yung isa po ay kilala ko na source. At dati ko na po siyang nakakausap nung ako po ay nasa National Operations Command ng NPA. So matagal ko na siyang kilala at nagbibigay siya ng mga impormasyon noon nung ako ay sa aktibo pa sa NPA. Alam niyo mga tol kung bakit pinagpipilitan nitong si Eric at ng ilang mga mouthpiece ng mga Duterte na pagtatanong ang kanilang ginagawa, ayan ay para umiwas sa kasong paninirang puri. Kasi yun ang pinakamadaling kaparaanan eh. Magtanong ka bilang isang broadcaster. Magtanong ka in the interest of public, hindi ka makakasuhan ng paninirang puri. Kaya sa mga kaparaanan ng pagtatanong, pero alam naman natin na yung pagtatanong malicious at may halong paninira. At sa paniniwala ng mga kongresista, hindi po nagtatanong si Celis kung hindi nagpahayag po siya ng isang maling impormasyon na sumisira sa reputasyon ng House at saka ni Speaker Martin Romualdez. So, nagtutugma yung kanilang pagtatanong. Eric kindly ask the resource persons, former Secretary Greco Belica, kung totoo ba na may 1.8 billion na umabot na expenses si Speaker Martin Romualdez from the travel. So ako po yung unang nagbungad niyan habang ini-interview namin si Secretary Greco Belica. At ang source ko po, ang isa ay unlisted number sa text message, pero tumugma po doon sa isang source na kilala ko. And yun po ang dahilan kung bakit kami nagbungad noon without any intent of malice or imputing any sign of disrespect. Naniniwala ba kayo without malice and imputing any sign of disrespect ang ginawa nitong si Ka Eric? E pagka naniwala kayo, ewan ko na lamang sa inyo. Pero it's up to you mga tol. Kayo po ang magde-decide yan kung kayo ay naniniwala sa kanya o hindi. The Speaker of the House, because it is we presume it is part of our editorial authority and policy as well to open questions pertaining to public interest issues. And sinabi namin na sana magpaliwanag ito si Speaker Martin Romualdez or ang House of Representatives as a matter of our obligation under the editorial authority provided by SMNI sa mga anchors. Mr. Chair, Kyrick, when you delivered your statement, you presumed that your source was correct. Kayo po ba ay naniniwala na may 1.8 billion pesos na ginastos ang Kongreso para sa travel expenses? Your Honor, kung... Oy, may nagtatanong, sabi ni Batang Pasaway, hindi ko naman kasi pinanonood ang mga ayokong programa. Tama ba na sabihin ni Celis sa programa nila na babalik sa pagka-NPA pag pagtutulungan daw siya ng mga kongresista? Sa ating pananaw, hindi po yan tama. Dahil ang pagiging miyembro po ng isang teroristang grupo ay krimen. Ano? It is unlawful. Association, membership of a terrorist organization such as Communist Party of the Philippines is unlawful. Kaya mali po yun. Bahala siya sa buhay niya. Kung gusto niyang bumalik sa CPP-NPA. Maniniwala ko ako outright, hindi ibig sabihin affirmative ka agad ang posisyon ko. Yung tono po ng pag-deliver sa buong konteksto ng programa ay pagtatanong, clarification, because we want to clarify matters of public interest that are so serious like the information na ibinahagi po sa amin. So wala po kaming conclusion doon. Hello, Mr. Chair, may we know sino po ang source ninyo? May I request your honor to refer to the legal advice of the legal... Lumulusot itong si Celis at ayaw niya talagang
i-disclose kung sino po yung ay yung kanyang source. Pero kinalaunan, katulad ng binanggit natin at malalaman din po natin mamaya, taga-Senado po iyan at empleyado po ng Senado, isang lalaki. Hanggang doon lang yung impormasyon na nakalap po natin. Legal team from the SMNI. I don't think, Mr. Chair, I have to refer to the legal counsel. Kayo po ang tinatanong ko, kay Eric. Sino po ba ang source ninyo? Remember that you're under oath. Yes. And under our house rules, if you cannot answer my question truthfully, we can cite you for contempt and we can detain you. So again, let me ask you again, Mr. Chair. Sino po ba ang source ninyo? Again, may I request your honor to be guided properly on my legal rights and on my legal basis and foundation to appropriately answer the question of the Honorable Congressman so that I will be protected also of my constitutional and legal rights before I give the answer to a very sensitive request from the Honorable Congressman. Mr. Chair, may I... Honorable Franz Kasch. Kasi Mr. Chair, yung ating dalawang lawyer dito, they are corporate lawyers. And they are not lawyer of individual anchor. So yun po ang sabi nila. Alam po ninyo, apo, bago po kayo dumating, kakaroonin ko lang po yung sabi ni Congressman, ni Pong Castro. Kanina po, tinatanong po namin yung kayo. Ang sagot po nila, hindi kami diyan dito para depensahan ang mga anchor namin. Andito kami for SMNI. Ergo, wala po silang sinasabi na wala silang otoridad na depensahan kayo. That's why, transversely, now that we're asking you, and they already manifested under oath that they cannot, they're not here to defend you or to even assist you. Therefore, we're asking, and you will have to be very clear that the question of the Honorable Pimentel should be answered directly by you. Mr. Chair, kasi po, pinag-usapan po natin, klaro naman ho kayo kanina, tatong beses kami nagtanong sa inyo. Yes, diba, tatong beses mo kasi, hanapin natin sa transcript, andyan yes, yan. Yes. Hindi ho kami nandito para depensa ng mga anchor namin. Katunayan, yes, may disclaimer nga kami dyan. Alam nyo mga tol, magaling magsalita si Eric kasi spokesperson po talaga ito ng Communist Party of the Philippines, New People's Army. Saka may talino po talaga ito. Kaya yung kanyang kagalingan sa pagsasalita na yan at talino, nagagamit niya. Ang problema, ito po ay kanyang ginagamit sa maling kaparaanan. Serving, syempre, the Dutertes. Kasi yun naman talaga ang punot-tulong ito mga tol eh. Kaya siya nagsasalita ngayon ng mga ganyan para sa mga Duterte at hindi po para sa bayan. Pinda, wala kami pakialam. Hindi yung sasabi nyo kanina. Yes, Mr. Chair. Diba? Oh, that's right. Answer, that's right. Now that we've said that, can we cannot entertain that request because you manifested that earlier. But for purposes of due process... Mr. Chair, again, ulitin ko. Malapit na akong uminit ang ulo. I will cite you for not obeying our rules. Again, sorry for that, Mr. Chair. Kami nga tahimik na tahimik dito. Inaantay namin yung permiso ng chairman. Uh-huh. Ikaw naman, resource person dito. Daldal ka ng daldal. Thank you, the Honorable. I'd like to apologize for that, Mr. Chair. Yes. So now, please answer the question of the Honorable Pimentel. Mr. Chair, again, may I ask Kai Eric, sino po bang source ninyo dito sa sinasabi ninyong gumastos ang Kongreso ng 1.8 billion pesos para sa traveling expenses? Your Honor, if I may respectfully be allowed to request the Honorable Body, this committee, since the question, I think, borders to my right about the protection of my source as well as for my constitutional right, may I humbly request the committee, are my constitutional rights suspended in this committee hearing? Because it is my right, I believe, to have a legal advice on sensitive matters that require for me to be protected by my constitutional right. So, without offense meant to the honorable members of this committee, may I be allowed to
exercise the constitutional right for me to have a counsel to properly advise me on legally sensitive question, which I believe may deem into the encroachment of my fundamental constitutional guarantee of rights in the Constitution. Mr. Chair? Yes, the Honorable Akop is recognized. We as a body or individually are not suppressing the rights of Mr. Celis. We're just asking him a question. If he wants to answer so, he answers. If not, he tells us the reason why he will not be able to answer. Di po ba? Hindi naman namin sinusuppress yung right mo rito eh. We're not. We're just asking you a question. Now, if you prefer to answer it... Tama. Yun lang naman ang punto eh. Pagka ayaw mong sagutin, i-explain mo kung bakit ayaw mo sagutin. Pero sumagot ka. Either i-identify mo yung tao o hindi mo i-identify. Kaso lang, magaling talagang magsalita itong si Celis eh. Kaya pinapaikot-ikot niya yung mga kongresista. Eh, akala niya naman, mapapaikot-ikot niya. Eh, puro halos abogado yung mga nasa harapan niya. Kaya nga sa huli, eh, sinambit po nung isang guest dyan na legal luminary na yung ini-invoke nitong si Celis ay merong exceptions. Kapag ka it involves national security, meron pong exceptions. Hindi mo pwedeng i-hide ang identity ng iyang source. Pero ganun pa man, tuloy po natin ang pakikinig at panonood dito po sa naging hearing kahapon sa Kongreso. Do so. If not, then you say so. Why not? Thank you, Mr. Chair. And also, it's not infringing. It is not an incriminatory... Di ba? It's not incriminatory. Therefore, you cannot cite the right to self-incrimination. Mr. Chair, aside from this and more than that, we are not conducting hearing under a court of law. We're conducting hearing in Congress. And I'm not very sure if you are entitled to a legal counsel. Hindi naman to kaso itong inaatubag natin. This is an inquiry in aid of legislation. And it's a simple question because what we are trying to determine here, Mr. Chair, ikaw yung sinabi ho ninyo, totoo ba yun o hindi? E based on the privileged speech of Congressman J.J. Romualdez, or Romualdez rather than J.J. Suarez, we would like to know, kasi baka naman tainted itong source mo, whether this was politically motivated. In fact, hindi ko nga alam kung bakit na pinalabas yung 1.8 billion pesos yung traveling expenses ni Speaker, when in fact, for your enlightenment, Jose Clorin and Ka Eric, Mr. Chair. Ito na ang katotohanan. Yung finance officer. Ito ang katotohanan, mga tol. Huwag tayong maniniwala sa pinakalat na statement nitong si Eric, yung 1.8 billion pesos na travel expenses ni Speaker Martin Romualdez. Malaking kasinungalingan po iyon. Ang katotohanan, ito po, pakinggan po natin. Sir natin, nandito po din kanina si Secretary General Velasco. Para madinig ho lang ninyo to Mr. Bobby Malin, magkano ang ginastos ng Kongreso at ni Speaker for this year para sa traveling expenses? Para madinig po ni Ka Eric at saka ni Lorraine. Before that, may nagtatanong. Sabi ni Luchi Dotarot, Top 1, may question po ako, possible ba na wala daw Facebook na walang Twitter? Kasi iyon ang sabi ni Badoy. Kasi may binasa iyong isang congressman, deny po siya, hindi daw siya active liar si Badoy. Ay ganito po yan, magkaiba po kasi ang platform ng Facebook at saka ng X. Ang Twitter, dati po ang X, dati po itong Twitter. Well, posible na wala kang Facebook pero meron kang Twitter and vice versa. Pero ang nakakapagtaka kasi, very active yung Lorraine Badoy. Meron pa nga po itong verified mark noong mga panahon na nire-reactionan po natin ito. Eh. Kaya imposible na wala po siyang Facebook. Taliwas po sa kanyang sinabi kahapon sa Kongreso na wala daw po siyang Facebook. Maniniwala pa ako na wala po siyang YouTube. Pero
ang Facebook, parang ang hirap paniwalaan na wala po siyang Facebook. Tuloy po natin ang pakikinig dito. With your permission, Mr. Chair, for the office of the speaker, the total expenses for the travel is 4.3 million more or less, Mr. Chair. And for the other expenses, for the other official expenses, it's 35.2 million, Mr. Chair. Okay. Mr. Chair, Mr. Chair, it is very clear po, no, kay Eric and Lori. Ang ginastos lang po ni Speaker Romualdez was 4.3 million pesos from January to October. Ang Kongreso was 35 million. So ang kabuuan po ng gastos ng Kongreso, including yung travel ni Speaker, was only 39 million pesos. Pero yung sa show ninyo, ang sinabi nyo kay Speaker lang ang binanggit ninyo, hindi yung sa Kongreso. So actually, it was only 4.3 million pesos. Napakalayo naman po doon sa sinabi nyo na 1.8 billion pesos. Hindi po kaya na ginagamit ninyo ang SMNI for a smear campaign? Because in the recent months, ilang mga shows, ilang mga programa ng SMNI was directed to malign, to attack Congress as an institution. Kaya po ang tanong ko, baka naman yung programa ninyo ginagamit na rin yan para atakihin ang Kongreso, kaya we need to know yung source ninyo. Because if not, baka namang gawa-gawa lang ninyo na yung sinasabi yung source, eh wala naman kayong source. Baka gawa-gawa nga. Pero kinalaunan, malalaman natin yan kung meron talagang source itong si Celis. Kaya kung gusto namin malaman kung ito ba ay gagawa-gawa ninyo or according to you, sa source. Because we want also to know whether SMNI is liable for the violation of Section 4 of your franchise. Sinasabi kanina ni Attorney Tolentino, meron silang disclaimer. But on the other hand, there is a conflict. But on the other hand, may disclaimer nga sila na wala daw silang pakialam sa kung anong sabihin ng mga anchor persons. However, he said that you are talents of SMNI paid by SMNI. At alam nyo ba, mga tol, kung magkano ang ibinabayad sa dalawa na ito? 100,000 pesos per month para po sa kanilang 2-hour program for 5 days, Monday to Friday. O ganun ha, a hefty amount, 100,000 pesos. So meaning you're under control of SMNI. So that disclaimer does not apply. Mag-a-apply lang siguro yung disclaimer if you're a black timer. But according to SMNI officials, you are talents of SMNI. So directly, you are under their management and supervision. Kaya dapat, Mr. Chair, malaman natin yung source. O baka naman guni-guni lang ni Ka-Eric yung source na yun. You have two sources, you said. Yung unang source, taga saan ba? Or from where? From media ba? From Congress? Mr. Chair, may I please say something first, Mr. Chair? Could I? Ito, si Badoy. The question is directed to Ka Eric. So, can you please reply? Yes, Mr. Chair, I'm directing the question to Ka Eric because he said earlier, I asked both of them, sabi niya siya nagsalita nung sa 1.8 billion pesos. Gusto natin ma-certain, yung siya sinasabi niya may dalawang source siya. Eh, saan nga nanggaling yung source, Mr. Chair? Until now, napakasimpleng tanong po ito. Eh, this is not self-incriminating because we are not under the court of law. This is only an inquiry into legislation. Kung natatakot mo... Ito ah, paliwanag lang natin ng bahagya. Ano ba yung self-incrimination or yung binanggit ni Congressman Pimentel na self-incriminating? Ang self-incrimination, nangyayari lamang po ito kapag ka ikaw ay akusado. Kapag ka ikaw ay respondent, pag nasa prosecutorial level pa lamang yung complaint laban sa iyo, na lahat ng sasabihin mo pwedeng gamitin laban sa iyo. Kaya hindi ka magsasalita. You invoke now your right against self-incrimination by hindi pagsasalita.
Di ba? Ganun lang yun. Remaining silent. Ano? Your right to remain silent. Yun yung pinaka madaling paliwanag doon against dito sa sinatawag na self-incrimination. Pero, ang sinasabi po ng mga kongresista, hindi naman akusado itong si Celis. At wala pong anumang ikakaso sa kanya dito sa pagkakataon na ito. Dahil ang purpose ng hearing ay alamin lamang kung meron bang nalabag sa prangkisa ito pong SMNI. Pero ganun pa man, ayaw pong sumagot dyan nitong si Ka-Eric. May kakasuan. Ano naman ikakaso sa inyo? Isasabihin lang naman ninyong source. Unless sabi ko nga, wala talagang source. May I be allowed to reply to the question, Mr. Chairman, please, and to the Honorable Congressman? I believe in the practice of journalism, the protection of the integrity and the trust and confidence of the source in the stories or in the information gathered related to stories are sacred. They are like contracts. If not legally as a contract, sacred po yun para sa mga journalists. Nandito yung mga media. I know how they also feel kapag pinilit sila na ang source nila, ilabas nila doon sa mga sensitibong impormasyon. So yun po ang aking inaalala. Dahil ang source ko na ito, Congressman Pimentel, Sir, Your Honor, Mr. Chairman, matagal ko na siyang source nung sa NPA pa. At wala po akong pag-aalangan na ang kanya mga impormasyon na ibinibigay ay tumutugma doon sa mga impormasyon na nakukuha ko when I was still part of the National Intelligence Unit of the NPA National Operations Command. So kilala ko siya. The other source, sinabi ko na po, Your Honors, ito po ay unlisted number. Ang pinakamasaklap nito, biruin ninyo, inaamin ngayon itong si Celis na nasa NPA pa lamang siya, eh kakilala niya na. Tapos kinalaunan, malalaman po natin na itong kakilala niya nung nasa NPA pa siya, eh taong gobyerno. Biruin ninyo yung taong gobyerno sa Senado, merong ugnayan sa CPP-NPA during the activity of Caselis. Hindi yan maganda, kaya sana sa mga susunod na hearing, malaman at ma-identify po natin kung sino po yung tinutukoy na source nitong si Ka-Eric in the interest of public. Dinilit ko siya, pero nagulat lang ko na tumugma sa isang source na kilala ko. And I had a meeting with him. May pinakita siya, ayun tuloy, na-reveal ang gender. Nalalaki siya. I had a meeting with the source at may pinakita sa mga documents. Hindi kaagad kami nag-conclude because I have to seek audience and guidance from the Auditorial Authority of SMNI. But the question was posed immediately because the source texted us during the interview live kay former Secretary Greco Bilica. So nang kinausap ko siya, sabi ko we need the documents to sustain the discussion. So hindi po ito smear campaign or isang kampanyang orchestrated para sumira sa imahin at integridad ng House of Representatives. I believe, sako po ito ng tamang paglulunsad ng press freedom at gawaing pang journalist yung ginagawa namin. Dahil kami po ay naniniwala na public interest issue na magkaroon ng pagpapaliwanag sa pamamagitan po ng paghahayag na ito. Kagaya ng we are now very enlightened. Okay. Thank you so much, Your Honor. Kaya putulin na natin yan kasi mahaba pa yan na pagpipilit ng mga kongresista para ma-identify kung sino po yung source nitong si Ka-Eric. Eventually, lalad-lad po sa harapan ng publiko that source is galing sa Senado. An active either employee or secretariat, kung ano man yon, pero nasa Senado. Public servant. Ang masakit na katotohanan, ang source na yan na public servant, panahon pa na aktibo itong si Eric sa CPP-NPA, may ugnayan na sa kanya. Di ibig sabihin merong hudas sa Senado. Kalaban ng bayan ang CPP-NPA. Tapos, merong isang empleyado sa Senado na pinapasahod ng taong bayan, nakakampi pala o kasource ng aktibong miyembro ng CPP-NPA during the time na ito nga pong si Celis ay aktibo pa sa CPP-NPA. Hindi po iyon katanggap-tanggap, mga tol. Kaya babantayan po natin ang hearing na ito sa Senado, and we are hoping
in the interest of public, katulad nga po ng sinabi ng isang legal luminary na guest kahapon sa Kongreso, ay magkaroon ng exception doon po sa ini-invoke na batas, yung SOTO law nitong si Ka Eric, na hindi daw po pwedeng i-disclose ang identity ng mga source dahil nga po sacred daw po ito. At dahil doon, hindi mapipilit itong si Eric. Ngunit ang sinasabi po ng abogado na yon na guest kahapon, except in the interest of national security, pwedeng ma-disclose ang pangalan ng tao na yon. And we are hoping na ganun po ang mangyari sapagkat nagpapasahod tayo ng isang public servant diyan sa Senado, tapos meron palang ugnayan sa CPP-NPA. Hindi yon katanggap-tanggap. Kayo mga tol, sa tingin nyo ba nakalabag ang SMNI sa kanilang prangkisa? Nararapat bang bawian ang SMNI ng prangkisa nila dahil po sa ginawa na pagsasalita ng kanilang anchor, partikular nitong si Ka Eric? Pakicomment nyo naman po dyan sa chat area. At bago tayo pansamantalang maghiwahiwalay, magbabalik muna tayo sa inyong mga komento. Shoutout muli sa lahat po ng ating mga manonood.